Sibalom ay isa sa pinakamalaking bayan sa probinsya ng Antique. Mahigit sa 6,000 hektarya ang tinataniman ng palay. Ayon kay Municipal Agriculturist Albert Estoya, ang palay ang nangungunang priority commodity ng Sibalom na kung saan umaabot ang kanilang produksyon sa 3.8 hanggang 4.1 metrikong tonelada. Pumapangalawa ang mais na sinusundan ng iba't ibang klase ng mga high-value crops at gulay. Isa rin po yung livestock production kung saan ay kinikilala na yung Sibalom bilang isa sa mga producer ng livestock. Tayo po ang nagsusupply ng mga livestock tulad ng baboy at baka sa Metro Manila at sa karatig mga probinsya. At sa pagpagpapanguna po ito ng bagong itinatag natin na organisasyon na Sibalom Livestock and Poultry Raisers Association. Sa ngayon, ito po yung association na tinututukan natin kasi ito po talaga ang tinitingnan namin na makapagtulong sa pag-market ng mga pangunahing produkto lalo na po sa agrikultura. Isang malaking hamon sa mga magsasaka ng Sibalom ay ang mababang live weight price ng baboy sa kabila ng mataas na presyo ng commercial feeds at karne nito. Ang problema namin ay laging mababa ang presyo ng baboy. Lalo pa noong 2017, 2018, sobrang baba ng presyo ng baboy. 75 lang or 85 pesos per kilo ng baboy. So, sa habang tumataas din ang presyo ng feeds, ay hindi na kami makakabawi o minsan lugi pa kami. Kaming mga hog raisers, nag-usap-usap kung paano namin matutugunan ito. Kailangan meron kaming grupo kasi nga, ang boses ng isa, mas matibay kung madami. Gayunpaman, nagkaisa ang mga hog raisers at binuo ang Sibalom Livestock and Poultry Raisers Association noong Agosto 2018 sa pangunguna ni Elma Peña. Opisyal na rehestro ang asosasyon sa DOLE makaraan ng 7 buwan. Nagsimula na kaming mag-meeting lagi kung paano solusyonan namin ang sobrang baba ng presyo ng baboy. Nag-uusap-usap kami kung paano kami makahanap ng buyer na kung saan wala nang dadaan o hindi na dadaan sa middleman. Kasi ang kadalasan nga nangyayari, sa middleman dumadaan ang baboy. Kaya mas malaki pa minsan ang kinikita ng middleman kumpara sa aming mga nag-aalaga. Before pandemic, yung unang suliranin po ng mga farmers dito, lalo na yung mga livestock producers, ay yung pricing po. Kung saan yung price per kilo ng bawat baboy natin ay nag-range po siya ng 75 to 90 pesos per kilo. So before sang pandemic, karaniwang binibili po yung baboy natin is 80 pesos per kilo. Dati po, sabi ng ating mga karamihang magsasaka, lalo na yung magbababoy, ay kung may bili lang po ng baboy nila ng 100 pesos per kilo ay malaking tulong na po at masayang-masaya na sila. Nung dumating po yung pandemic na po at nagka-SEQ tayo dito sa Sibalom, yun na po ay naghalos nag-freeze na po yung bilihan ng baboy natin. Kung saan po, doon po ay naisipan natin na mag-organize ng isang association na mag-focus lang talaga sa pag-market matching ng ating baboyan. Doon po ay na-activate natin yung SILPRA, o Sibalom Livestock and Poultry Raisers Association, na kung saan po ay doon na natin na nakita yung kahalagahan ng isang asosasyon na magtutulong sa market matching. Humanap po tayo ng mga market doon sa Kalakang, Maynila. From 80, biglaan po umakyat yung baboy natin. Binili po natin sa 105 hanggang sa nagkaroon na po ng African swine fever at lumubo po yung presyo hanggang maximum of 175 per kilo. Doon po na realize na natin na
maganda talaga yung market matching pag ang market ay direkta na sa Kalakhang Maynila or sa direct buyer na po, na hindi na tayo magdadaan sa mga middlemen. Mas lalo kami nagka-problema nung nagkaroon ng lockdown. Kasi hindi lang mga tao na lockdown, pati na yung mga baboy namin na lockdown na rin. Imagine, nagsarado ang Boracay. Ang Boracay ang isa sa pinaka-main market namin sa Antique ng mga baboy. We are shipping 300 to 500 heads a week ng baboy to Boracay. Tapos ngayon wala. Imagine kung gaano yun kadaming baboy ang hindi makalabas dahil sa lockdown. Kung local market lang ng Antique ang kakain ng baboy, talagang hindi kaya sa dami ng baboy sa Sibalong. Upang mabigyan ng kakayahan ang Silpra na matulungan ang kanilang mga kasaping na apektuhan ng dagok na dala ng pandemya, ang Department of Agriculture Western Visayas Agribusiness and Marketing Assistance Division ay nagbigay ng 500,000 pesos na puhunan sa pamamagitan ng kadiwa ni Ani at Kita Financial Grant Assistance Program. Sa ngayon po ay binabigyan po kami ng 500,000 pesos na kapital para sa pag-buyback po ng mga baboy ng ating magsasaka. At sa ngayon po ay inaasahan po namin na pabigyan po kami ng isang hauling truck. Kay yung plano po namin dito sa Silpra or ng mga farmers, lalo na yung mga livestock raisers, ay yung produkto po namin ay direkta na maibenta namin sa Kalakhang Maynila para po na ma-eliminate natin yung mga middlemen at yung ultimate na price, yun na po ang maibigay namin sa ating mga farmers. Malaking tulong na po ito na maibigay natin sa ating magsasaka, lalo na sa ngayon na yung may pandemya at yung ating magsasaka, yun po ang pinaghuhugutan natin ng lakas para po na maitaguyod natin ang buhay ng bawat Pilipino. Buti naman at itong kasamahan namin na si Mr. Joey Kadungon na tumawag sa Maynila at yun ang sinimulan na kung saan nakakausap namin ang isang buyer na taga Bulacan. So si Mr. Sue, may-ari din siya ng farm doon na kung saan tinamaan nang iisap ang kanyang farm. Di lang siya may-ari ng farm, siya din ay supplier din ng pork sa mga meat shop sa Maynila. So problema niya kung saan niya kukunin ang mga baboy or karne ng baboy na isusupply niya sa mga meat shops. Padala kami ng mga videos, ng mga pictures ng aming mga baboy dito at kung saan, nasabi niya nga pwede rin pala ang quality ng mga baboy dito is pwede dalhin sa Maynila. Malaki rin ang pasasalamat ni Ginang Elma dahil suportado ng local government unit ng Sibalom ang Silpra sa kanilang layunin na makabenta ng baboy sa Metro Manila sa gitna ng mahigpit na pagpapatupad ng community quarantine dahil sa pandemya. Binili niya sa amin ng 108 pesos per kilo. So, laking tuwa ng mga racers, no? Pero konti pa lang. We started from first isang hagvan pa lang or 80 heads ang dinala sa Iloilo at ikarga sa barko. Bawat racer, gustong baboy niya ang kukunin, no? Para dalhin doon. Pero kailangan namin magkaroon ng share ang bawat isa. So, pinaghati-hatian yung 80 na yon para at least yung bawat racer ay magkaroon na ma-convert naman into cash yung kanyang baboy. Yun ang simula na kung saan ang ibang buyer doon sa Maynila nagkaroon ng interest na pumunta din sa Antique para dito mamili ng baboy. Naging tuloy-tuloy ang pagpapadala ng Silpra ng mga baboy sa Metro Manila na kung saan bumaba ang supply ng baboy sa merkado. Dulot ng pananalanta ng African Swine Fever sa maraming lugar sa Luzon. Ang pag-aalaga ng baboy ay livelihood na talagang pwedeng pagkukunan ng pera. So sa dami ng OFW na umuwi dahil walang trabaho doon sa abroad, tapos mga taga Maynila na nawalan din ng trabaho doon sa Maynila. So nagkaroon sila ng tsansa, ang dami nagsulputan ng mga backyard piggery. Araw ng shipment, magtataka ka lang pagdating dito sa auction market, ang daming mga baboy na dumadating, no? Sakay ng top down, sakay ng rusko, sakay ng jeep, sakay ng truck, no? Ang dami niyan. Iisip ka lang saan kaya nanggaling ito, no? Sa laki ng Sibalom kasama ng San Remedio, sa dami ng nag-aalaga ng baboy. Naging susi rin ang direktang pagbebenta ng baboy
sa Calacang Luzon sa pag-unlad ng ekonomiya ng probinsya ng Antique. The most is 5,000 heads a week. Imagine lang kung ilang milyones yun, no? Ang naipapasok na pera ng pagbababoy dito sa probinsya ng Antique. Noong simula, naging alanganin pa si Ginang Elma na tanggapin ang tungkuling pamunuan ang Silpra. Subalit, nanaig ang kanyang adikain na tulungan ang kanyang kapwa magsasakan na umaasa sa pagbababoy bilang pangunahing kabuhayan. Aki kasi ay naitulong ng pag-aalaga ng baboy sa amin, no? Kami, may tatlo kaming anak na kung saan yun ang tumulong sa pagpapaaral ng mga anak namin. Naalala ko nung panahon na nag-aaral ng mga bata, pag nanganganak ang baboy, ha? Magkaroon ng 10 or 8 biik, no? Biik pa lang yan, binibenta ko na yan. Oh, mga kaibigan ko, sasabihan ko na yan na, oh, may biik na naman ako doon. Ilan sa'yo, ilan sa'yo. Pag nagsabi 2, 3, akin, ganito, down payment. Hiningian ko na sila ng down payment. Kasi kailangan ko yung pera ipapadala sa kanila habang nag-aaral sila. Ganun kalaki ang hitulong ng pagbababoy sa aming pamilya. Kaya kahit na nagtrabaho na yung mga bata, hindi kami tumigil kasi kailangan din namin tumulong sa iba. Dahil sa pagsuporta ng Silpra sa mga hog raisers ng Sibalong, nagkaroon ng siguradong merkado ang kanilang inaalaga ang hayop na siya ring pinagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na gastusin. Makikita mo bang racer na malengke na siya? Totoo lang, makikita ko sila. Alam niyo ba kung ano ang happiness ang nararamdaman ko na ganun ang epekto, ang tulong sa kanila. Hinihikayat ni Ginang Elma ang mga kasapi na pag-ibayuhin o i-upgrade ang kanilang animal stocks upang lalong mapabuti ang kalidad at mapataas ang produksyon ng baboy. Kamakailan lang natapos na ang pagpapatayo ng feed mill project sa barangay Igdalakit, Sibalong, Antique. Ang proyektong ito na nagkakahalaga ng mahigit 7 milyong piso ay pinunduhan ng DA Bureau of Animal Industry upang matulungan ang mga magsasaka, lalong-lalo na ang mga nag-aalaga ng baboy at nagtatanim ng mais. Based po sa history ng feed mill na ito, kung paano namin po ma-acquire, ito po ay galing po sa Biyahing Bukid na inorganized ng Department of Agriculture during in 2018. Malaking masasalamat ko po sa ating Silpa President. At ngayon po, kinukongratulate siya na siya yung ating RAPC Chairman dito sa Visayas, si Ma'am Elma Peña. Unang-una po, siya po yung nag-grace dito na humingi ng feed mill para sa bayan ng Sibalong. Kasi po, marami tayong mais na pinuproduce pero hindi po na utilize yung full value niya kasi after harvest, binibenta niya lang. So yung concept lang po sana nito, parang small feed mill lang, or parang backyard feed mill lang na makapag-start lang kami ng feed milling activities. Kaya po, laking pasalamat namin na yung hiningi namin na kaunti lang ay lubos-lubos yung ibinigay na tulong ng Department of Agriculture. So ngayon po, ito po ay 7.5 million. May kasama na po itong mga tracking na kung saan mag-haul ng mga produkto natin. Pag nag-operate yung feed mill na yon, no, malaking bagay pa uli yun. Mapababa namin ang presyo ng feed sa pag-aalaga ng baboy, so mas malaki ang kikitain namin. Meron kami about 1,000 hectares na for corn production. So I think malaki ang tulong na yan dahil at least yung mga produkto namin, pwede rin natin doon ibinta para gagawing feeds, no? Kasi problema natin, marami tayong livestock dito, kulang yung feeds. So malaki rin papasalamat namin dito sa province, especially yung local government units ng Sibalong, na mayroong project na feed mill. So I would like to encourage everyone, doon natin may ibinta yung mga produkto natin sa Sibalong kasi gagamitin natin yan para sa feeds, no? So kung nakita nila na magandang presyo ng corn, sigurado after rice, ano yan sila magtatanim ng corn? Yung sa yellow corn production po natin, meron po tayong 1,125 hectares. Hindi po talagang devoted sa corn farming, pero kasi yung cropping pattern nito natin dito is rice.
rice and corn. Pero ngayon na po na may feed mill na tayo, ay expect po natin mag-increase po by double or triple yung land area na devoted to corn production. Dagdag pa ni Municipal Agriculturist Albert Estoya, may malawak pang kalupaan sa bayan ng Sibalom na angkop na taniman ng mais, kamoteng kahoy at sorghum upang gamitin raw materials sa feed formulation. Naglaan din ng pondo ang local government unit ng Sibalom para makapamahagi ng binhi ng mais sa mga magsasaka ngayong taon. Magtatayo rin ang municipal government ng Sibalom ng Artificial Insemination o AI Center at Native Chicken Production Farm sa tabi ng feed mill sa Barangay Igdalakit. Ang Sibalom Livestock Auction Market ay nakarehistro sa Bureau of Animal Industry noong May 9, 1978. Dito sa auction market, nagtatransak ang mga magsasaka at negosyante. Dito, dinadala ng mga magsasaka ng Sibalom at mula sa ibang karatig bayan ang kanilang mga alagang manok, kambing, kalabaw, baka at baboy. Sa kabutihang palad, nakatanggap ng tulong pinansyal ang local government unit ng Sibalom mula sa Japan to PR Project para mapaayos at maging moderno ang istruktura. Isinakatuparan ang proyektong ito sa pangunguna ng National Agriculture and Fishery Council, DA Agribusiness and Marketing Assistance Service, Bureau of Animal Industry, Regional Agriculture and Fishery Council, DA Western Visayas at ng LGU Sibalom. Nakakahalaga ang rehabilitation project na mahigit 7 milyong piso. Halos 4 na milyon ang nanggaling sa Japan to PR Project at mahigit 3 milyong piso ang naging ambag ng municipal government. Dahil moderno na ang Sibalom Livestock Auction Market, mayroon ang loading and unloading ramp na pwedeng gamitin ng kahit maliit o malaking truck. Hindi na kailangan bumaba ang mga hayop papuntang kiluhan o pabalik sa mga sasakyan. Meron na ding dalawang digital weighing scale, malaking struktura na nagsisilbing pasilungan ng mga hayop, may matibay na bakod, palikuran, kumpletong water at lighting facilities at IT equipment. Sa pamamagitan ng livestock auction market, naging madali ang trading activities ng mga magsasakang kasapi ng SELPRA. Lalong-lalo na ngayon, natuloy-tuloy na ang pangmaramihang numero ng mga baboy na pinapadala sa Luzon at iba pang lugar sa rehiyon. Mas maganda yung facilities namin dito sa Sibalom dahil doon sa pondo na binigay din ng Way to Care. Sa kasalukuyan, mayroon ng 6 na traders mula sa Luzon ang direktang namimili ng baboy sa bayan ng Sibalom. Sinisiguro din ng SELPRA na maayos ang sistema sa livestock auction market upang mapadali ang pagpapadala ng baboy sa Luzon. Pinaka-main o market ng live hogs is Luzon dahil doon sa ASF. No? May scheduled na biyahe, madaling araw pa lang, mababa na ang mga baboy. May kanya-kanya na yan doon pupuntahan. Daninong shipper mapunta yung baboy niya. Or minsan din, pag wala pang kausap, so pagdating doon, kung highest bidder lang, kung sino yung mataas ang kuha, doon may benta yung baboy mo. Ipatakaran din kami na pag pamuntang Maynila yon, hindi pwede yung below 80. So dapat 80 and up lang. Minsan 85 and up pa. Hindi natin pwedeng dalhin yung maliliit na baboy papunta ng Maynila. Maliban sa dapat secure yung supply ng baboy sa probinsya, malulugi din ang negosyante pag maliit kasi may loss weight pa yon. Pagkatapos ikilo yung baboy, isakay na yun sa truck. 5 o'clock, bukas na yung aming livestock market. Sisimula na yun ng kilo, tapos direkta na sa truck. Malaki ang tulong nila, no, sa mga hog raisers natin dito sa may probinsya ng Antique para maibenta yung mga baboy at makaroon ulit sila ng pagkakataon na makapag-rollover ng kanilang kapital at sa pag-aalaga uli ng swine fatteners. Kaagapay ang SELPRA at ang municipal government ng Sibalom, patuloy na pinaparami ni Ginoong Jerry Habili ng Barangay Pisanan ang kanyang produksyon na baboy dahil nagkaroon ng direktang merkado at kahit papaano napataas rin ang live weight price ng baboy. Medyo matagal-tagal na rin akong nag-aalaga ng baboy, mga almost 15 years na. Noong una, konti lang yung inalagaan ko. Pero
nakita nakita ko na meron palang malaking income, no, sa pag-aalaga ng baboy. Kaya unti-unti dinadagdagan ko yung mga inahin na aking inalagaan. Nang dumami na, nagawa na rin ako ng sarili kong project. Nagpapalaga rin ako sa iba, yung biik. Yung kinukuha nilang biik na isang piraso, alagaan nila yan hanggang sa maging isang inahin. Pagkatapos, balikan nila ako ng dalawang piraso. Sa kanila na lang yung inahin na yon hanggang sa kung ilang ulit nila ipaanakin. Nagsumikap si Ginoong Jerry sa hog production sa kabila ng pagtaas ng commercial feeds at pagbaba ng live weight price ng baboy. Karaang taon, masyadong mura yung baboy dito sa aming lugar, sa Antique. Buti na nga ngayon, no, nang pumasok yung Selfra namin, yung asosasyon, no, sa Agriser dito sa bayan ng Sibalom, sila yung gumawa ng paraan para makakontak kami ng mga buyer na direkta sa Maynila. Noong nakaraang August, yata yun, o July, medyo bumuti-buti na yung presyo ng baboy. Dati nasa 90 pesos lang yung per kilo noon. Noong December at saka January, umabot pa nga ng 160, halos dumubli hanggang 170. Labis ang pasasalamat ni Ginoong Jerry dahil naging maganda ang presyo at napataas din ang kita ng mga backyard raisers na katulad niya. Ini-encourage rin yung mga iba na, no, backyard raiser na tuloy lang tayo. Kasi doon sa baboy, pag hindi lang tayo mapasok ng piste, sigurado na may kikitain tayo. Taong 2013 nang magretiro bilang empleyado ng Department of Agriculture, Western Visayas, si Ginoong Isidro Barcelona ng Barangay Iganya, Sibalom. Makalipas ang 2 taon, kanyang sinimulan ang kanyang piggery gamit ang kanyang retirement fund. Start ako lang sa fattening lang, bali 200 heads. Noong magkapera, nagput up ako ng dalagang kumpleto na from breeding till finishing. Bali, nag-start ako ng inahin, kagad, 100. Naging madali para kay Ginoong Isidro na pamahalaan ang kanyang commercial hog farm dahil siya ang nagtapos sa kursong animal husbandry. Bago ako pumasok ng DA, matagal-tagal din yung experience ko sa pagbababuyan sa mga private farms noon. Way back 1980, hasta 1987. Ngunit maging siya ay naapektuhan rin ng mababang live weight price ng baboy noong mga nagdaang taon. Mga 2018 na yun, sobrang bagsak yung presyo ng baboy. Hanggang 2019, umabot pa nga lang ng 85 kilos live weight. 85 to 90 kilos per kilo live weight. Yun nga lang, hindi gaano akong tinamaan dahil may meat shop ako. Doon nabebenta ko pa rin sa medyo mataas-taas na presyo dahil kinakarni ko eh. Naging kasapi rin si Ginoong Isidro sa Sibalong Livestock and Poultry Raisers Association simula noong 2020. Ayon sa kanya, nakatulong ang asosasyon upang maiwasan ang pagkontrol ng mga middlemen o negosyante sa presyo ng baboy. Nang mawasan yung middleman dahil sa Silpra, medyo nataas-taas yung presyo ng baboy. Sa katunayan, hindi lang ang mga magsasaka sa Sibalom ang natutulungan ng Silpra. Hindi lang sa Sibalom, bali yung impact ng Silpra eh. Kasi maraming raisers din ng baboy sa ibang bayan ang pumasok na naging member ng Silpra. Kasi nga nung panahon na yun ang ino-open yung Silpra na to, masyadong mahina yung kalakaran ng baboy dito, masyadong mababa yung presyo. Kaya maraming nagpa-member para maka-builder ng mataas-taas na presyo. Nararapat din raw na siguraduhin ng mga magsasaka na upgraded ang breed ng baboy na kanilang inaalagaan. Kung maganda yung lahi ng baboy mo, maganda rin yung ano niyan, yung FCR, feed conversion rate. Kumpara mo sa mga upgraded lang o di kaya mga native, mas maganda yung mga foreign breeds eh. Ay, mas improve sila kumpara sa mga native. Isa ring hamon na kinakaharap ng mga hog raisers ng bansa ay ang African swine fever na kung saan milyong-milyong peso na ang pagkalugi sa industriya simula noong 2019. We're still African swine fever free. There are provinces that were able to craft their own ordinances. And among those provinces, the
that were able to provide and to enact their own ordinance is the province of Antique. So Antique has been very keen on their efforts, especially on the preventive and control measures for African swine fever. The province of Antique was able to intercept and confiscate certain products being sold that are really prohibited in the market. That's as much as we appeal for those online sellers who have been continuing to sell online products, but the efforts of the team still, the province of Antique has been very eager to track down all of these sellers. Among the contributions of the province of Antique is the creation and the support for the Silpra. This is a farmers group, farmers cooperative, which is being supported by the Department of Agriculture. It is composed of hog raisers all throughout Sibalo, Mandike, and some of the parts of the province also. Their effort is to consolidate their own products, their own produce, so that they can demand their own recommended cost, so that our raisers can have their own gain, especially on the production of pigs. The support of the Department of Agriculture, among these are the provision of the transport subsidy. This assistance is being provided to those legit shippers. When you say legit, these are Bureau of Animal Industry registered handlers or shippers that are doing business and selling their pigs, shipping their pigs from Western Visayas to Luzon and Metro Manila. Upang mapanatiling ASF-free ang probinsya ng Antique at maging tuloy-tuloy ang pagnenegosyo at pagpapadala ng baboy sa mga lugar na apektado ng sakit, tinitiyak ng Municipal Agriculture Office ng Sibalong na sumusunod ang mga hog raisers at traders sa estriktong biosecurity measures. Hindi po natin pinahihintulutan na yung mga truckers, hauling trucks galing Maynila na pumasok dito sa Sibalong kung hindi pa sila nakapag-downtime ng 7 days sa port po na pinapasukan nila. 7 days po yung downtime na maging safe na pumasok yung mga truck dito sa Sibalong. So hinahanapan po natin sila ng disinfection certificate mula sa port of entry kahit po na nakapag-downtime na sila doon bago natin papasukin sa ating livestock market. Yung galing po Maynila dati na mga truck ay hindi po natin inaallow na magpasok dito sa Sibalong upang magkuha ng mga baboy. Doon po natin sila sa boundary lang po ng Sibalong. Doon po sila nag-transfer ng baboy or naglo-load ng baboy kung mag-shift po sila going to Iloilo or going to Manila na. Kami dito sa Antique, talagang ginagawa ang lahat para ma-prevent ang pagpasok ng ASF. Lalo pa dito sa Sibalong dahil dito yung pinakasentro eh. Dito ang consolidation ng hogs, ng livestock. Dito kinukonsolidate, dito kinikilo, dito kinakarga para pumunta ng Maynila. Si Mayor nag-issue ng executive order kung saan bawal pumasok dito ang mga truck na galing ng Luzon. Ikinagagalak ni Ginang Elma ang mga intervensyon at tulong na kanilang natanggap mula sa Department of Agriculture na kung saan napaunlad ang kabuhayan ng mga magbababoy sa bayan ng Sibalong. Maliban doon sa 500,000 na binigay nila na bilang capitalization, merong feed mill, tapos meron pa kaming na truck, no? Meron pa kami na truck na ibibigay din ng DA. Tapos meron din kaming din na repopulation nyo na worth 1 million na galing sa livestock program. Salamat talaga, talagang maraming salamat sa Department of Agriculture yung 6 na kung saan ang suporta nila sa aming magbababoy dito sa Antique is malaking bagay o malaking tulong sa amin. Unang-una po yung tinitingnan po natin na at saka i-visualize na years from now yung Silpra po ay isang matatag na organisasyon na kung saan po sila po talaga ang mag-market matching doon sa ating mga target na pamilihan. Sa ngayon po, nag-uumpisa pa lang yung Silpra. Ang Office of the Municipal Agriculturist po ay nagsusubaybay po sa kanilang bawat galaw na ma-guide sila kung saan patungo yung ating activity. Pero darating din po yung punto na alam namin magiging sufficient na din po yung tulong ng agriculture para po makatayo na rin po yung aming association sa kanilang sariling paa. At
yun po ang ultimate goal namin dito. At sa tulong rin po ng aming LGU sa pagpamumuno ng ating mayor na si Mayor Giancarlo Oxenia, full support din po yung aming leader dito sa bayan ng Sibalong, kung saan siya rin po ang nag-i-encourage sa amin na hanapan ninyo ng paraan, gawa ninyo ng kung anong plano ang maibibigay ninyo, kasi yung LGU natin ay nandito lang na mag-support po sa inyo. Yun po ang sinabi ng ating mabuting mayor, na nagiging inspired din po kami sa agriculture na gawin ang lahat upang mapaganda ang buhay ng ating magsasaka.